Hello guys, hello mga kapixie, hello air signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating weekly tarot scope plus love scope mga kapixie para ngayong January 1 to 7 mga kapixie. Happy New Year sa lahat para sa air signs, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ito yung general reading lang mga kapixie. So hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung mga decks na gagamitin natin mga kapixie. Ito yung para sa weekly tarot scope natin. And then ito naman yung para sa love scope natin. By the way, bago natin ituloy, no, shout out muna doon sa mga bagong members sa ating channel. Hello pa kay Miss Lotsky, 11, Yo Divine, and Rhea Evangelista. Thank you so much mga kapixie for joining our exclusive membership program. So again guys, general lang, pwede mag-resonate, pwede hindi, and combination ng positive and negative energy. So unahin natin to mga kapixie, para sa inyong weekly tarot scope, no? Habang sinashuffle natin siya, guys, inform ko lang din kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating channel. Sa lahat ng gustong mag-join, mga kapixie, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind, mga kapixie, and law of attraction. So, marami kayong matututunan doon, mga kapixie. And, yeah. So, air signs, Aquarius, Gemini, Libra kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread mga kapiksi. No, maganda yung spread nyo mga kapiksi kasi nakikita natin na parang magmamature kayo, no? Pagpasok ng bagong taon, pagpasok ng January mga kapiksi, parang yung iba sa nyo, you are getting matured. Mas mature kayo ngayon, you are taking responsibilities, no? You are taking accountability sa inyong pamumuhay. Kumbaga, ang laki, parang ano eh, parang you swear, parang pinapangako niyo sa sarili niyo na hindi niyo na, ayaw niyo nang maranasan yung mga paghihirap or mga pagdudusa niyo noong 2022. And gusto niyo nang maging responsible, maging accountable sa buhay nyo, and parang you will do whatever it takes para magbago yung inyong kabuhayan, lalo na pagdating sa kabuhayan or sa finances mga kapiksim. So you are taking charge, you are taking control of your life mga kapiksim, with conviction as in, okay, and for some of you are working pa sa confidence nyo, self-confidence nyo mga kapiksim, okay, and yeah, parang the more na mas nagiging confident kayo guys, the more na mas nagiging attractive kayo, okay? And pag sinabing attractive, hindi lang yung attractive sa opposite sex or sa romance, kundi yung pagiging attractive in terms of sa business ganyan or sa trabaho, parang nag-glow kayo, no? And nag-glow kayo, and for some of you, parang na-attract nyo yung mga magagandang opportunities pagdating sa trabaho or sa pera mga kapiksi. So that's what's going to happen sa inyo pagpasok ngayong January. And para ngayon, hindi ka na mag-uurong sulong, mas magiging decisive ka na mga kapiksi, lalabanan mo na yung iyong mga doubts and fears, yung mga kumbaga parang yeah, tatayo ka na sa sarili mong paa, parang para sa iyo nagbago ka na, ganun. Nag-gets niyo ba yung message mga kapiksi? Pero this is a message of change for you na napakaganda, and simula pa lang yan, no? So parang sinasabi mo pa lang sa sarili mo na simula pa lang ngayong 2023, pero I will take charge, I will take control of my life, and kung ano yung gusto ko, yun lang yung masusunod. Ganon. So yeah, napakagandang enerhiya para sa inyo. So, i-build nyo lang yung confidence nyo mga kapiksi. Meron tayong self-love subliminal dito sa ating channel. Pwede nyo yung pakinggan mga kapiksi para ma-build yung self-confidence nyo. Okay? Alright. So, tingnan natin guys kung ano yung additional message sa inyo ng inyong mga gabay ngayong week na ito mga kapiksi. Yung mga subliminals natin. Ayan, no? Money. Diba? You're taking charge of your life pagdating sa pera, pagdating sa abundance. Sorry, ah. Kasi tumalsik siya, eh. So, this is meant for you mga kapiksi, no? Ibig sabihin, ito talaga yung mensaheng gustong ipaabot sa'yo ni Universe, no? So, ito yung pera, ito yung abundance, ito yung pagpapala, ito yung blessing. So, congratulations, diba? Kasi pagpasok pa lang ng 2023, ito na agad yung bubulaga sa inyo pera, di ba? And sabi ko nga sa inyo, you are taking charge of your life, you are taking control. Sabi ko nga sa inyo, di ba, parang hindi nyo na hinahayaan na maulit pa yung mga
kamalasan nyo, ganyan, noong 2022, or kung ano may yung paghihirap nyo, ayaw nyo na lang ganun. So, you're taking control, and kapag ikaw ay naging confident, no, and nakakita ka ng, kumbaga, positibong change sa iyong energy, mga kapiksi, money will follow, definitely, mga kapiksi, okay? Money will follow. So, as long as you do whatever na nagpapasaya sa'yo, mga kapiksi, okay? And, yeah, money will follow. Money will follow you, mga kapiksi. Yan yung message sa'yo for this week. Money will follow you, okay? So, i-affirm nyo lang always, guys, no? Money, money, come to me. O kaya, pag sa Tagalog naman, palagi ako may pera at palagi ako nagkakapera. Super effective yung mga affirmations na yan, mga kapiksi. Just always tell that to yourself. Even if wala kayong makita ng evidence, push nyo lang, persist nyo lang. You will definitely see movement, okay? Alright. So, yan yung weekly message para sa inyo. Yung next naman natin, guys, is para sa love life nyo naman, guys. Pasensya na kayo sa taho ng aso ng kapitbahay naman. So, yeah, habang sinashuffle natin ito, mga kapiksi, no, inform ko lang kayo na yung ating paano magmanifest ng abundance video course ng Flash sa screen nyo ngayon na ongoing sale tayo. In-offer kayo sa mga kapiksi natin na gusto nyo umaman, umundad, umasenso, maging matagumpay, maging successful, maging maswerte sa kanilang buhay, trabaho, pera, sa lapi, negosyo, sa kabuhayan in general, mga kapiksi, okay? Kung yan kayo, mga kapiksi, no, para sa inyo yung course na yan. Ongoing sale tayo until December 31, 2022, mga kapiksi. Magbibigay ako ng 13% discount plus additional na pampaswerte subliminal, mga kapiksi. Hanggang katapusan na lang. So, sa mga interesado, guys, mag-send kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Promise, kapag ka finalo nyo yung course na yan, mga kapiksi, hindi na kayo maghihirap. At saka, payaman ng payaman na lang yung magiging takbo ng buhay nyo kasi matututunan nyo na yung mga sikreto, okay? So, guys, sa mga interesado, magsend lang ng email, okay? Alright. So, ito yung energy nyo, air signs, kaya inirepresent ng Queen of Swords sa ating spread, mga kapiksi. For some of you guys, no, maaari kayong, merong konting misunderstanding or konting away na maaring parang magkakainitan kayo ng person nyo, mga kapiksi, no? Probably, this is because of, parang meron kinalaman yung reunion or, kasi diba uso yung mga party, ganyan. Parang magkakaroon ng initan, konting initan, ganyan. Or baka nawawala ng part, baka yung partner mo is, mas marami siyang party na ina-attended kesa sa'yo. So, baka hindi kayo masyadong palagi nakikita, mga kapiksi, and maaaring yun yung pagsimula ng away. Pero, intindihin nyo na lang, guys, kasi bagong taon eh, diba? So, talaga naman may mga reunions and mga parties. Huwag nyo namang pigilan yung inyong partner na mag-attend ng mga reunions nila, okay? Yeah, pero magkakaroon ng magandang change naman or pagbabago. Magkakaayos din kayo ng partner mo in case na magkaaway kayo, mga kapiksi. Pero iwasan nyo lang yung matatas na dila, mga kapiksi. Kasi baka pagsisihan nyo pagka meron kayong sinabing hindi maganda, yung matatas yung dila. No? Kasi kahit na hindi nyo intention na saktan yung partner nyo, pag masyadong mainit yung ulo nyo at nakapagsalita kayo ng hindi maganda, maaaring maaaring mag-cause ng kalungkutan yan, both sa inyo, sa kanya at saka sa'yo. So, maaaring masaktan mo siya, at the same time, masasaktan ka rin kapag nasaktan mo siya. So, mag-ingat kayo sa pagbibitaw ng maanghang na salita sa mga person nyo, okay? Pero, aside from that, mga kapiksi, magkakaroon naman ng magandang pagbabago sa relationship nyo kasi mapapansin nyo na parang mas na-appreciate kayo ng inyong partner or specific person kapag kayo ay nag-kiss and make up, mga kapiksi. I mean, kapag kayo ay nag-reconcile or nagkabati ng person mo, marirealize niya yung tunay mong value and ma-appreciate niya lahat ng efforts mo sa relationship na kumbaga maiintindihan niya na yung mga ginagawa mo is para sa inyo din or yeah, para sa relationship niyo, okay? Pero guys, again, huwag yung abusuhin, no? Hindi kayo makakapag-resolve ng maayos na bagay kung palagi kayong nag-aaway. Or babatuhan nyo lang din ng maanghang na salita. Tapos, sa bandang huli, pagsisisihan nyo lang din, diba? So, wag na, iwasan nyo na makasakit, no, ng inyong, ng damdamin ng partner nyo. Kahit nasaktan nila kayo, hindi mo kailangan suklian yon ng saktan din siya, diba? It doesn't work that way. You have to learn to love unconditionally, mga kapiksi. Ibig sabihin, kung
'di ba? Unconditional love, kahit anong gawin niya sa iyo, kung mahal mo siya, hindi mo siya sasaktan, 'di ba? Kasi mahal mo siya. Kung sinaktan ka niya, hindi mo 'yun problema, problema niya 'yun. Pero hindi mo, huwag mo siyang saktan pabalik, no? So, nagets nyo ba? That's unconditional, mga kapiksi. That's selfless love, okay? Hindi yun sa pagiging martyr. But if you really love the person, you won't do anything to hurt the other person, di ba? Kahit nasaktan ka pa. So, sana nagets nyo, mga kapiksi. Alright? Yeah, so yan yung message para sa inyo. Yun yung love energy nyo, mga kapiksi. Tingnan naman natin yung love message para sa inyo, guys. Meron tayong mga subliminals for relationship, guys. Lalo na kung nag-aaway kayo, meron tayong pampabati subliminal, mga kapiksi. Okay, so mga pampabalisa, pampabalik, pampabati, pampaloyal, ganyan. Pakinggan nyo, meron din mga pampawala ng kabit niyan. So, very effective mga subliminals natin. Libre lahat sa YouTube, mga kapiksi. Sa mga gustong magpa-customize, pwede rin. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypiksitayo@gmail.com. Ayan o, nagkaroon tayo ng separation energy, mga kapiksi. Yan yung nakikita natin na kapag nag-away kayo at nagkaroon kayo ng matatas na dila, mga kapiksi, hindi maaari magkaroon kayo ng not necessarily separation na maghihiwalay, pero maaaring kayo magkaroon ng distance, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, iwasan yung magsalita ng hindi maganda sa person nyo. Kasi maaari mag-cause yan ng ano, ng ganyan classic emotional distance, cold distance, manlamig, ganyan yung person niya, mga kapiksi. Or sometimes naman pakalmahin nyo muna, no, kung meron talaga kayong pinag-aaway na matindi, kasi nakikita ko na mag-aaway kayo based dun sa baraha. So mag-ano muna kayo, mag-hiwalay muna, na kumbaga bigyan nyo muna ng space yung isa't isa, mga kapiksi. Pakalmahin nyo yung sitwasyon. Pagkalmado na, tsaka na lang kayo mag-usap ulit. Nuggets nyo ba? Alright. Para hindi na lumala yung sitwasyon. Okay? So, yan yung mga mensahe para sa inyo. Air signs sa Linggong, sa next week. Let me know, guys, if nakaresonate kayo sa messages. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange, mga kapiksi. Thank you. Thank you so much ngayong 2022 and welcome to 2023, mga kapiksi. Sana samahan nyo pa rin ako this year dito sa ating YouTube, sa Facebook, and sa Instagram pages natin, mga kapiksi. I love you all so much. Yung inyong mga 2023 kapalaran, naka-upload na, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung playlist, check nyo lang, okay? Thank you for liking, share, and subscribing. I love you all. Have a nice day and have a happy new year, mga kapiksi. Bye-bye!